Ako'y magluluto ng quick na pagluluto lang para meron akong gulay ngayong lunch. Ayan po, naghiwa ako ng garbage. Igigisa ko po siya sa ano, sa sibuyas at kamat. Ay, bawang at saka sibuyas. At lagyan ko po ng itlog. At ito po ang San Marino. Ayan, baliktad po ang San Marino. Ayan, San Marino corn tuna. Ayan. Ayan, baliktad ang ano niya. So, bubuksan ko to mamaya. Ayan, magsisimula na po tayo kasi nakasalang na ang aking kawali. Sandali lang kasi ito kasi gusto ko may gulay ako. Salamat. Sige, simulan po natin ang ating cooking. Ayan po, mainit na po ang ating kawali. Ilagay ko po ang butter. Lagyan ko po ng kaunting mantika. Ang mantika ko po ay canola. Ito po siya, canola. Canola po siya, canola. Ang ginagamit ko po ay canola. Kunti lang. Para mag-ano ang kanyang, mantika. Ang butter. Masarap po ang butter ipanggisa sa gulay kasi malasa. Ilagay ko po yung bawang. Mahina lang po ang apoy ko para hindi siya masunog. Ang bango. Pag gusto ko gulay, garbage na, yung repolyo. Kaya natin mag-ano ang kanyang bawang, mag-red ng kaunti. Kaya, yan, may pagka-red na. Lagay ko na yung sibuyas. Lutuin natin ang sibuyas kaunti. Madali lang po ito. Sandali lang. Ilang minutes lang ito. Lagay ko po ang luto na yung sibuyas. Ilagay natin ito. Pag yung nagmamadali kayo at gusto nyo ng healthy na food, kasi ito pisto na siya sa marina. Ito lang po. Kahapon po ay nag-grocery ako. Yan, kalimutan kong bumili ulit ng bagong butter. Pero meron pa naman ako dyan butter. Nag-istakalik talaga ako ng butter sa ref. Para pag nagluto ako, naandyan lang. Marami po siya. Yung garbage ko, kaunti lang. Yan. Ilagay na po natin ang itlog. Ito pong itlog, yan. Nilagyan ko siya ng asin at kaunting magic syrup para maglasa na siyang ito. Tulak sa atin. Dami, ang dami pala nitong laman ng San Marino kasi malaki siya eh. Mahilig talaga ako po sa isda, sa fish, at saka nilagyan ko po ng kaunting tubig. Mahilig po ako sa fish.
kaysa sa ano sa karne. Actually, ang talagang ocean fish yung talagang ano, yung isda sa dagat, talagang mahal po dito, mas mahal pa sa karne. Pinakamura dito ay ang manok. Yan, baboy. Yan. Pero ang mga isda po, ang mga magagandang klase, napakamahal. Umaabot siya ng 400 per kilo. Yan. Pero syempre, kailangan. Ang fish kasi, ang fish, ano talaga siya, healthy siya. So, yan na po. Yan. Tingnan natin ang kanyang lasa. Tama na po ang kanyang alat. At lagyan na lang natin siya ng black pepper. Kaunting black pepper. At gusto ko po siya maanghang ng kaunti. So lalagyan ko po siya ng hot sauce. Hot sauce. Kaunti lang. Yan, tama na po yan. Yan. Ilagay ko na po ang gabades. Mayan, 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 mayan eh. Yan na po. Ilagay ko na ang gabades. Ang daming ano, kunti lang yung gabades ko. Halo ko po siya. Half lang ito siya. Ang garbage ko ay half lang. Yung kalahati lang. Kasi yung kalahati ay niluto ko na. Yan. Nakalimutan ko kahapon na malingki ako. Nakalimutan ko din bumili ng garbage. Kasi, so bibili na lang ako. Kasi meron ako diyang ano, pambulalo. So, bibili na lang ako ng ano. Sarap, gusto ko kasi pichay eh. Ang ilalagay sa bulalo. Bili na lang ako dyan sa palengke ulit. Sa malapit lang dito. Kasi pag dyan ka sa kanila, mahal eh. Mahal ang gulay dito malapit sa may harvest. Kasi mahal, kaya mahal. Kasi mahal din ang kanilang upa. So ako, pag nakapunta ako ng Imus, lahat na yan. Punta akong grocery, mamamalingki, all in all na. Bongga rin ang gastos. Pero ako po ay pagdating po sa pag-ano, hindi po ako nagtitipid. Basta sa pagkain. Kasi matanda na tayo, kailan pa natin? Anhin natin yung pera kung patay ko na. Hindi mo naman madadala. Pagdating po sa pagkain, binibigyan ko po ang gusto ko. Sarili ko. Pero hindi naman siya over-over. Gusto ko lang yung tama lang. Nasa tamang budget at ano lang. Simple lang. Simple lang. Hindi naman kasi ako maarte-arte. Laking probinsya po ako. Kaya hindi po ako maarte. Yun lang po, may mga bagay na bawal sa akin. Kasi hindi na pwede sa akin. Pero hindi po ako maarte. Pero ngayon, syempre may edad ka na, marami ka ng mga bawal at saka allergy yun. Ayan po, luto na po siya. Luto na po ang ating ano, tuna. Actually, nailuto ko na siya dati. Ito na po siya, luto na. So, pwede na natin siyang anuhin, ilagay sa plato. Pero hindi ano-ano pa ang gulay. Parang ano pa siya, crunchy pa ang gulay. Pero ito yung maganda eh. Diba ang repolyo nga, ginagawa nga siyang coleslaw. Ayan. Hindi rin siya maganda pag ma-overcook. Sige po, anuhin ko po. I-prepare ko po, pakita ko sa inyo ang ano. Patayin ko na ang stove kasi pwede na po siya. Tama lang ang kanyang pagkaluto. Crispy.
Ayan na po siya, guys. Ang sarap. Ayan, grabe. Ang sarap niya. Ako po, hindi na po ako naglagay ng asin kanina or any patis. Kasi yung itlog po ay nilagyan ko na siya ng asin at saka magic syrup. So, ang San Marino po ay medyo may timpla na din. Pero nasa inyo na lang po pagtitimpla. Kung kulang pa, ay timplahan nyo na lang ng para sa tamang timpla para sa inyo. Ang sa akin kasi ano, yung timpla ko ay tama na. Tama lang ang alat niya. Ayan po, salamat sa inyong panunood. Yan po ang aking ulam ngayong tanghali. Pero late na po ang aking lunch. Kasi nag-play pa ako ng aking dapat i-play na yung sa WH ng ating mga kaibigan. Salamat po sa inyong panunood. Salamat sa pagsubaybay ng aking lutong bahay. Ayan, gulay po. Gulay is life. Simple lang po. Sandali lang ang pagluto. Kung kayo gustong magluto ng quick, yan po. Tuna in can with egg na meron kayong repolyo dyan, pwede nang igisa. Kahit sa anong gulay, pwede igisa. Ayan. Salamat po sa inyong panonood at huwag kalimutan mag-comment sa baba, mag-like and comments and subscribe kung hindi pa nakasubscribe sa akin. At huwag pong kalimbangin ang bell button sa baba. Ayan. Salamat po at magandang buhay sa atin. God bless us all. Love you, bot.